Good morning po sa inyo lahat! Welcome to sa aking YouTube channel. Ako po si Tutor Gems. And sa mga first time po ako mapanood sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang like and ang subscribe sa ibaba and ang notification bell para every time na meron po akong bagong video ay ma-notify kayo. Ayan, no? So, first of all, gusto po muna magpasalamat sa 600 subscribers. Ayan, ako, nasa 600 subscribers na po tayo. So, sa mga hindi pa nasusubscribe, subscribe na po kayo kay Tutor Gems. Alright, so, sasagutin po natin isa sa mga tanong ating viewers. Ito po ay si Caril Joy Rafael. Okay, so ito po yung kanyang tanong. Tips po sa pag-tutor sa incoming grade 4, focus po sa English at math. Yes, tama. Kasi ang grade 4, 5, and 6, mahirap na kasing subject yan. Ano? Mahihirap na yung mga subject dyan. So, kailangan natin ano, mag-focus sa English and math. So, ikaw bilang nag-tutor, kailangan mo din ano, mag-research. So, para yung bata, kapag nagpunta na sa'yo, yung batang itututor mo, na grade 4, or kung yan ay grade 5, grade 6, ayan, masagot natin yung mga tanong nila. Kasi kung hindi tayo mag-advance lesson, no? Tayo bilang nag-tutor, hindi tayo nag-research. Baka mamaya may tanong yung ating tinututor na batang grade 4, grade 5, grade 6, ano? Hindi natin masagot, ano? So kaya kailangan naka-ready tayo. So kailangan ano, naka-research din tayo dapat, ano? Let's say may mga assignment 'yan sa English, no? Especially sa math, ano, yung mga fractions, ano, no? So maduguyan, no? Okay, so kailangan ano, may alam tayo sa itinututor natin sa mga bata kasi baka mamaya mas marunong pa yung batang tinututor natin kaysa sa atin, 'di ba? So ay naman natin mapahiya sa mga parents, 'di ba? Parents, ano po? Okay, so kailangan ano, tayo bilang nagtututor sa mga bata, kung ikaw ay nagtututor ng grade 4, grade 5, grade 6, grade 3. So kailangan mas advanced ka sa kanila, no? Mas advanced yung knowledge mo sa mga batang tinututor mo. Yan, para kung may tanong sila, masasagot mo agad, no? Diba? So, siyempre, diba, nag-tutor. So, sa mga nag-tutor, no? So, ibig sabihin, all subject yan, alam yan, diba? Okay, ngayon, next naman, ano? Ito naman si Tutor Ambrose. Ayan, si Tutor Ambrose, sabi niya dito, mag-open na po ako ng tutorial center ko this coming July 4. Sana po ito ay maging successful. 2 years po akong nag-tutor. Ayan, ako, congratulations sa'yo, no? Tutor Ambrose. Ayan, so, meron ka ng sariling tutorial center. Ayan, nakakatuwa ka naman, di ba? So, ibig sabihin, kaya ka meron tutorial center, ibig sabihin yung mga bata natuto sa'yo. Ayan, ano? So, kaya dumadami yung papatutor sa'yo. Mahusay kang mag-tutor sa mga bata. Ano? So, nagustuhan ng parents yung performance mo as tutor. Ayan, ano? So, kaya pagbutihan mo lalo, ha? So, tips ko lang sa'yo, kailangan meron lang tayong tiyaga sa mga bata. Para dumami pa yung mga magpapatutor sa atin. At yung mga parents ay irerekomenda tayo niyan. Ano? Irerekomenda ka niyan. No? Sabihin to ka nila magpatutor kay Tutor Ambrose. Ayan, no? Okay, so hello sa inyo mga parents. Now, ngayon, si next naman natin ay si John Jo Simple Life. Ayan, ito po yung kanyang tanong. Sabi niya dito, mga grade 5, may grade 5 na po akong anak. Sabi niya, kumuha po ako ng tutor, ma'am. So, magkano po rate? Nasa probinsya po kami. Reading at writing, Tagalog at English. Kung how much ito, depende kasi yan sa grade level. Let's say, grade 5 na yung anak mo, pwedeng 250 per hour. Kasi, yung nag-tutor sa anak mo, let's say, ano, kung yan is pupunta pa dun sa house ninyo para i-tutor yung anak mo. So, siyempre, ano, transportation yung, may transportation yan, magko-commute pa yung nag-tutor, di ba? So, masyadong, kung 150 bibigay natin, okay lang kung kapitbahay natin yung tutor no sa anak mo. Okay, pero kung malayo yung panggagalingan ng magtutor sa anak mo, so pwedeng 250 or 200. Ayan, ano? Okay, para si Pagi naman yung nagtutor, no? Okay, ngayon, dun sa mga nagtutor naman, yan, 250, 200 pesos ang rate ninyo sa home service. So, kailangan galingan din natin, ano, as tutor, kailangan galingan natin, husayin natin para yung mga parents na yan, sila yung magre-recommenda sa atin. Okay, ngayon, may tanong pa. Tanong naman ito ni Jason Del Pozo. Okay, so ang tanong niya, ang pag-tutor po ba, pwede po ba umabot sa 9 a.m. to 3:30 p.m.? Salamat sa sagot. Okay, so Jason, ano, Jason Del Pozo. Okay, so kaya naman tayo nag-i-start ng 9:30 a.m. sa pag-tutor. Ito yung mga batang hindi pumapasok pa sa school. Hindi pa sila naka-enroll sa school. Let's say, yung 2 years old, 3 years old. Pwede pa natin bigyan ng schedule ng 9:30 a.m. Yan. So, may mga parents naman ang gusto nila is, ang anak nila is 10 a.m. mag-i-start. Bakit? Kasi, doon pa lang ng
to ano pa lang, doon pa lang nagigising ang mga anak nila, ano? Okay, kaya gusto ng mga parents 10 a.m. No? Okay, ngayon, during vacation, pwede kang mag-accept ng tutis from 9:30 a.m. Kasi bakasyon yun eh. So, ngayon kasi is pasukan na. Yan. So, mababago yung schedule mo ngayon as tutor. So, makakakuha ka ng tuti kung 2 years old, 3 years old yan. No? Makakakuha ka ng schedule ng 9:30 a.m. Pero kung yung mga tutis mo is pumapasok na sa school, let's say kinder, half day lang ang kinder. So, let's say maabot sila ng 11 a.m. So, meron namang kinder 7 a.m. to 10 a.m. So, pwede nilang dalin sa'yo yan diretso na dun sa house mo, kung dun ka sa house mo nag-tutor, or dun sa iyong tutorial center. No? Okay, ngayon, kaya naman umaabot yan ng 3:30 p.m. So, yung iba naman is half day lang sa school. So, 7 a.m. to 12, 7 a.m. to 1 p.m. No? Especially yung mga private school. Actually, nasa 1 p.m. lang sila. Usually, 2 p.m. uwian na nila. Okay, ngayon, pwede ka nang mag-tutor niyan until 3:30 p.m. So, sa public kasi, ang minsan ang uwian nila is 4 p.m. Yeah. So, ang gagawin mo, maghihintay ka talaga. So, hihintayin mo talaga dumating sa'yo yung batang itututor mo from school. Sana sagot ko yung tanong mo, ha, Jason, ano? Okay, kung nanonood ka, panoorin mo, tapusin mo aking video, ha? Alright, next po naman si Yuchiko Lee. Ang tanong naman po, ito naman po. Sabi niya dito, ma'am, paano po rate nyo? 150 sa house po ba yan ng student nyo or sa house nyo po? Okay, so, Yuchiko Lee, rate na 150 kung kapitbahay mo yung nagtututor sa anak mo. Ayan, so, pwede yung 150. Pero kung malayo yung nagtututor sa anak mo, okay, so, pwedeng 200 or 250 pesos per hour. Ayan, ano? Kasi, di ba, ano yan eh, nagko-commute yan eh, yung mga nagtututor. No? Para sipagin din naman sila. Okay, ngayon, next naman, yung tanong ni Mary Joy Francisco at ni Angela Seneta at ni Adarga at ni Adarga Joanne. Okay. So, ang tanong kasi nila, kahit college level, pwede po bang mag-tutor? Ayan, ano? So, si Angela naman, ang tanong niya, hello po, I'm third year college po and may nakapag-tutor sa akin. Sabi niya, ano? Hehehe. Start po ako by Monday. Thank you sa tips, ma'am. Okay, ito naman yung kay Adarga Joanne. Sabi niya, hi ma'am, ask lang po ma'am, pwede po kaya ako mag-tutor kahit di ako graduate? Kahit sa mga kinder to grade 1, kahit sa pagbasa lang at sulat. Okay, so sasagutin ko yung tanong ninyo, ano, Mary Joy Francisco, Angela, at saka si Adorga Joanne. Pwede kayong mag-tutor sa mga bata kahit hindi kayo graduate ng college. So, undergraduate kayo, first year college, second year college, college level. So, pwede kayong mag-tutor sa mga bata as long as kaya nyong i-tutor ang mga subject. Let's say, math, English, Pilipino, Araling Panlipunan, Science. Sinakot na lahat. Ano? Ibig sabihin, matalino yung tutor. No? Lahat ng subject, alam. Okay, so kung ikaw naman education, first year ka pa lang sa education, so pwede kong mag-tutor sa mga bata. So any course pwede, as long as kaya mong i-handle yung mga bata. At kaya mong sagutin yung mga tanong nila. Let's say, kung ang handle mo grade 4, 5, 6, so katulad ng sinabi ko kanina, kailangan, ano, bilang nag-tutor, tayo is nag-aaral din. Naka-ready tayo, naka-prepare tayo dapat anytime na magtanong yung ating tutee, may masasagot tayo. Kasi, nagagawa tayo ng homework nila. Tinuturuan natin sila sa homework nila. And then, nire-review natin sila sa exam, sa quizzes, ano? So, kailangan tayo bilang nag-tutor, alam nating ituro yan. No? So, kaya kailangan, ano, kailangan tayo ay nagbabasa ng mga reference book. Let's say, sa science, sa Pilipino, sa English, sa math. Ayan, para pag nagtanong sila, yung mga tutis natin, ano, may masasagot tayo. So, meron din naman mga parents ang gusto na mag-tutor sa mga anak nila is graduate ng education. Ayan, ano, so gusto nila ganun yung mag-tutor sa mga anak nila. So, meron naman mga parents na hindi na nila tinatanong yun. Diba, parents, ano? So, as long as yung anak nila is natuto, tapos na-honor pa, diba? So, ayan, ano? Kaya matutuwa yung mga parents. Ayan, so sana po nasagot ko inyong mga tanong ng ating mga viewers. Ayan, comment down below kung meron po kayong mga suggestions. And then, huwag po ninyong kalimutan, i-share po ang aking video para makatulong po tayo sa mga nag-tutor. Maraming salamat po. Bye-bye!